pa rin naman. Simple. Tsaka yun nga lang, ang talagang yung transition kasi, wala naman sa mahirap, sa pagiging mahirap. Kasi pag nanggaling tayo sa mahirap, parang doon tayo nagkakaroon ng ano na mangarap, yun yung maganda. Kasi alam mo yung hirap talaga nandyan yan eh. Pero yung parang nagkakaroon ka ng hungriness, ano? Oo, para na, umaman. Yeah, magkaroon ng na mag-succeed. Yes, magbago buhay. Yung buhay. Yun yung sabi lang natin sa ano, sa mulanayin. Yung magbago yung ating buhay, yung ating sarili sa mga bagay na nakasanayan natin. Kasi tayo din naman yung gumagawa ng mga bagay na mangyayari sa ating buhay. Hindi naman ibang tao, di ba? Correct, correct. Kaya, tama ka dyan. Bago tayo magpatuloy, sir, binabati po natin si Angelo Paez, ang kasama namin sa Eagles, First Mulanay Eagles Club. Ang ating tapos pa po pinsanin ko yan. Inception. Yes, oo. And Taglito. Angelo Tagli Paez yata. Oh, and shoutout kay Carl Mark Salazar na nanonood ngayon. Kay Tita Lina Nanajego, magandang gabi po sa inyo. Ganun din kay San Miglite at kay Vincent San Jersey Lieva Lazona. Magandang gabi po sa inyo. At ang aking kaibigan din nating content creator, siguro kilala mo to, si Happy OFW Family. Yes. Magandang gabi sa iyo. Happy OFW Family. I know, Happy OFW Family. Yeah. Thank you for watching at nasa Qatar yan, mga friends ko to. At binabati ko rin ang kapitana ng Barangay Burgos. Binabati natin si Kapitana Emma Asi yan, ng Barangay si Burgos, Mulanay, Quezon. Magandang gabi Ate po. Emma. Yes. Ate at Emma. Good evening. Kilala mo si Ate Emma at Tita yes, Emma? Yes, kasi neighborhood namin sila eh. Ever since when I was young. Sa May Latangan. Sa likod ng Central. Ah, likod ng Latangan. Okay. Central. Good evening kay Ma'am Rose America. At syempre, siguro kilala mo si Kuya JDL. Ito sa mga magagaling na live streamer, ano? Si Kuya JDL. Magandang gabi, Kuya JDL. At ito yung mga podcast din na idol natin to pagdating sa mundo ng podcasting. Magandang gabi, isang karangalan na mapanood tayo ng isang Kuya JDL. Magandang gabi din po. Ayan. Okay, pabalik tayo sa topic natin, ano? So, kanina, tinanong kita, no? Parang may mga tao din ba na parang walang believe sa iyo noon, ano? Ano yung ginawa natin para gulatin sila, ano, na uy, ito na ako ngayon at ito yung tingin mo sa akin dati. Ayan. Pero, sige. Go ahead. Okay. Yeah. Yung lagi nga sinasabi ko, kahit sino, kahit sina Ate Emma, yan, kilala kami niyan talaga. Ever since, talagang talagang mahirap talaga kami. Kaya lang, siguro yung hirap na din yung naging way namin para kahit papaano, i-ano yung sarili namin, iangat sa kung ano man yung meron kami dati. Yung tatay ko talagang magiinom. So, as yung mother ko naman, simpleng may bahay din lang. So, pero hindi natin masabing lang kasi because of them, kaya nandito kami kung nasan man kami ngayon. And ang isang pinanghawakan namin nung mga bata pa kami, na magbabago talaga yung buhay namin. Yun yung isa sa mga namin. Kasi nag-aral naman kami eh. At saka naiintindihan namin yung hirap na ayaw na naming madanasan kapag kami ay nagkaroon na ng hustong gulang at nag-aaral naman ng mabuti. Kaya yun, kung nasan man siguro kami ngayon, siguro malaking tulong na din yung sinasabi mo na walang bilib yung mga tao sa'yo. Yun yung panggugulat na ginagawa mo ngayon na parang para magkaroon ka ng confidence ngayon sa sarili mo is hindi dahil sa tulong ng ibang tao, kundi yung ginagawa mo para sa sarili mo, para iangat yung sarili mo, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa ano, kundi dahil nakita mo yung paghihirap nung ikaw ay bata at saka ay yung ngayon, na makita mo ibang-iba na talaga yung nangyayari sa ano mo. Yeah. Yan. Yeah. Okay, so magandang gabi daw sa iyo, sabi ni Kapitana Emma. Kapitana na natin hello yan. Po, magandang gabi hello, po. Hello, Kapitana.
At sabi ni Rose V. America, sabi, papanood po minsan yan si Vincent. Oy, ayan. Salamat po. Yeah. Oy, may meron tayong entry number one. Sa mga kababayan nating nanonood dyan, ano, isulat nyo lang po dyan sa chat box yung inyo ang isulat nyo lang sa chat box yung inyong gulatin, ano. May nagbigay sa atin. Sabi niya, gulatin yung mga listeners nyo. Kami naman ang padalhan nyo ng GCash pang break. Yeah. Sige. Ano yun? Ano yun? Magbigay tayo mamaya ng tatlong tigo 100 na GCash. Oo nga. Oo. Si Ma'am Emma Asi, sabi niya, Sir Jello, matalino yan. Magkakapatid na yan at saka mababait sila, promise. Hindi naman po yun nakakagulat, ano. Given na, no? Para kay isang Vincent Tagle. Sabi ni Marife Nanafar, ano ba yung na? Ito, asawa to ni Sir Ash. Sabi niya, work in silence and let the success do the noise. Yes. Agree po ako dyan, ano. At sina-shoutout din natin si Tita Vilma Magsali. Tita Vilma, magandang gabi, sabi niya. God bless daw sa ating dalawa. Magandang gabi po. Thank you, Tita Vilma. Yes, sabi naman ni Messi Erlene Olveda, Assalamualaikum, hello po. Ayan. Good evening din kay Saudi. Yeah, Assalamualaikum. Okay, ano po ang inyong gulatin mo? Ano? So, hanap tayo ng mga gulatin. Okay. Aha. Yung may pinakamagandang gulatin, may GCash. May GCash yung may pinakamagandang gulatin. Uy, guys, submit na kayo ng inyong ano. May 100 GCash agad. 100 GCash. Magandang gabi po kay Mount Twinks Villa na nanonood ngayon. Magandang gabi, thank you for watching. Sabi dito, gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Gulatin mo buong hospital nung kinailangan nila ng interpreter para sa Japanese patient. Ako ang nakakausap sa kanya. Sabi niya, thank you daw sa anime. Oh, mahilig siya manood ng anime. Kaya nakapag-translate siya. At nanonood din si Kuya Rex Lucena Maristanes. Kuya Rex, thank you sa pag-report. Kasi, Sir Vincent, merong nasusunog na van kanina dyan sa Ahos. Eh, tumawag agad sa atin si Kuya Rex para tumawag tayo ng bumbero. At nagpapasalamat po tayo sa mga bumbero ng Mulanay, sa pangunguna ni Sir Guerrero at ni Sir Erwin Riego. At kaagad po ay nagpapunta po sila ng fire truck doon sa Ahos. Wala pa po tayong balita kung ano pong nangyari doon sa nasusunog na van. Ay, mamaya pa kakausapin natin si Kapitana Divilia kung ano pong nangyari doon. At good evening kay Edeline Cagimbal Pevidal. Sabi niya, good evening sir, miss you. Sabi niya, no? Sabi ni Kuya JDL, Jello, para ka ng si Joby Francisco. Sa totoo lang, 1PH TV mag-host. Pinapanood ko yon Monday to Friday. Sige po, tapos na ang 15 minutes break. Balikan ka na lang. Uy, magandang gabi sa iyo, Kuya JDL. Si Kuya JDL kasi, taga-Canada to eh. So, umaga doon. Anong oras sa Canada ngayon? Mga parehas dyan, ano? Sa Las Vegas. Ngayon dito is 6.04 a.m. 6.04 a.m. Yeah. Oo. Umaga at na. Sabi ni, hindi pa po ako papasok hanggang Friday. Oh. Kawawa naman kami. Joke lang. Edeline, namimiss ka na namin. Ayan. Si Liz, hindi ako nagugulat doon, Edeline. Huwag mo akong gulatin doon. Edeline kasi. At sabi ni Lizelle Escobido, Ate Lizelle, magandang gabi. Sabi niya, good evening and I'm watching from Zamboanga City. Magandang gabi po sa iyo. At nanonood din bro si Twinks Villa. Sabi niya, good evening Sir Jello and to your guest. Ang guest po natin ngayon ay isa pong pangmalakasan from Las Vegas, Nevada. Si Sir Vincent Tagle. Ginulat po tayong lahat. Okay. Magandang gabi din kay Jonel Jimenez Logos na nanonood ngayon. So,
Sabi ni Sir Vincent, kapag nag-submit daw po kayo ng isang pangmalakasang gulatin mo na entry, ay magpapapremyo daw po siya ng GCash. Okay, so pipili tayo kung sino may pinakamagandang gulatin mo. May pinakamaganda mo. Yan. Yes, so alam mo, nakaranas din ako niyan eh, na parang sinusukat yung galing mo. Sinusukat yung kakayahan mo. Alam mo yung ang nakakatuwa doon, sa kabila nung ginagawa nilang yun sa akin, parang yung nag-push sa akin na to work so hard at para ma-achieve yung mga gusto kong ma-achieve sa buhay. Kagaya nitong pagla-live streaming natin dati, 'di ba? Parang dati-rate, parang tayo mga nabubuang lang, 'di ba? Kasi parang wala namang viewers. When we started on YouTube, yeah. Yes. So, walang followers, walang nanood, no? So, parang sobrang napapatanong ka sa sarili mo, bakit ko ba ginagawa ito, no? Bakit ba ako nagla-live stream? Pero sa totoo lang, sobrang dami nating natutunan sa mga bagay na 'yon. Ano? Yes. Unang-una diyan eh, na improve, na sobrang na boost yung ating confidence sa pagharap sa camera. Dati parang tayo hirap na hirap makaharap sa camera. Pag may camera parang tayo parang ano 'yon? Parang nahihiya. Hindi mapakali. Parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung ano sasabihin mo. Pero ngayon parang and confident parang na. Especially ikaw kasi you're working sa public information and syempre kailangan talaga very confident to deliver. Yes, alam niyo ba sa amin sa public information, minsan may mga time wala kaming script. Outlines lang. Tapos sasalang kami, pero kailangan dapat pag mga ganun wide reader ka, marami ka at saka parang keen ka pagdating doon sa mga information na meron. Kaya sobrang challenging din sa amin yung trabaho na to. Kasi ayaw din namin maging prone to errors, parang ganun. So, kasi public information nga, dapat accurate yung information na pinoprovide natin. Ayan, magbasa muna tayo, sir, ng messages. Sabi ni Richard Madrid, good evening, paring Vincent Cruzado. Gulatin mo ako, sendan mo ako ng GCash. Okay. Good evening kay Mama Sally. Ano ito? Sally, hinlugin ko to. Oh, sabi niya. Good evening po sa inyo. I'm watching from Qatar. Qatar. Hindi po yung Qataroha, ha? Yan po ay Qatar. Okay, so ato, basahin mo, sir. May unang entry. What's your voice? May unang entry tayo. Okay. Anong sabi ni Ate Annalisa? Gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Gugulatin ko yung mga nagasabing wala daw mararating. Naari man. At naari ako din sa Dubai. Oh. Ang ganin naman, ano? Kaya nga naman, nasa malayo. Gulatin mo talaga yun. Oo, kasi bakit nakarating na Dubai, ano? May passport. May passport. Yung iba walang passport. O si ate meron. Oo nga. Meron nga ano eh, parang kaya yabang pero wala namang passport. Wala namang passport. Hindi naman, ni pag-apply hindi marunong. Hindi ko naman nila lahat. Pero I mean yung iba. So wala. Kasi hindi naman lahat ay pagdating sa mga ganong bagay. So, kaya, pero pag naturuan siguro, yung iba, mabilis na makakatch up, nakakapag-apply naman, mabilis. Correct. Oy, kapatid ko itong isa, sabi niya, gulatin mo sila, paano palakasin mo daw yung tubig ngayon? Oy, sa mga taga-poblasyon dos, ano, kasi, Pinalitan na po ng ating MWSSU yung submersible pump doon po sa poblasyon doon sa evacuation center. So ngayon po medyo inaasahan po natin na magiging maayos na po yung supply ng tubig diyan sa evacuation center. That's sa poblasyon doon pala.
Particularly, tawan-tawa nga kami nung isang araw. Kasi, ano namin i-announce yung likod ng Central. Mm-hmm. Ikaw, ulanayin ka pa. Anong pagkakaalam mo tawag doon sa likod ng Central? Ano? Ang tawag sa amin lagi doon sa likod ng Mulanay Central School. Yun yung pag sinasabi namin. San kayo nakatira? Doon sa likod ng Mulanay Central School. May tawag sa kalye na yun. Kalye walang pugi. Ayun! Yeah. Kalye walang pugi. Yun ang tawag doon. Oh. Kalye walang pugi. Oo, oh, doon sa ano na yun, sa likod. No? Alam kalye ni Ma'am Maripe. Alam ni Ma'am Maripe. Kasi nga, doon siya nakatira pa sa way na yun, papunta doon sa ano, sa likod ng Central. So, kaya alam niya. Sabi namin kay Sir Joseph, ilalagay pa ba namin sa advisory yung kalye walang pogi? Sabi niya, wag na. Sabi ko, paano naman malalaman ng tao na doon nga sa area na yun, likod ng Central? Ang laki-laki ng Central. Diba? Kapatid daw pala niya ang nagpangalan doon, sabi ni Maripe Kali. Yung pala. Ayan, may entry, sir. Basahin natin kay Joseph Mar Rosales Pantoja. Ayan, Joseph, may pinopromote si Joseph yung Ion Spec na salamin. Interesado ako doon. Pag-usapan natin yan sa mga susunod nating live. Ano, mag-provide ka ng video para meron tayong ano dito magamit. Ayan, pakibasa, sir. Hindi ko siya mabasa dito sa ano. Ano yung mabasa sa'yo? Parang delayed ang dating sa akin. Oo nga. Sabi ni Joseph Marsales Pantoja, gulatin mo mga walang believe sa'yo. Ituloy mo lang ang tamang ginagawa mo sa kabila ng paninira ng ibang tao sa'yo. Tama. Oo. Dapat lang naman. Wag magpapadala sa paninira kasi mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa kanila. Agree. Diba? Oo. Ikaw yung nakakakilala ng sarili mo. Especially ngayon, botohan na naman for the local election. So, gulatin natin. Hoy, good evening mula sa GMA 7. Ito, executive producer to ng news ng Southern Tagalog. Uy, magandang gabi kay Sir Paul Hernandez. Yan ang ating pong kaibigan mula sa GMA News na pag tumatawag po tayo sa kanya at meron po tayong ipapa-feature sa Bayan ng Mulanay, ay kaagad-agad po itong nagre-reply sa atin mula sa GMA. Malaking tulong po sa atin yung mga media, no, para maipakilala natin yung bayan natin. Ayan. Magandang gabi kay Sir Arnel. Si Sir Arnel lumipat na pala ng school, wala na pala sa Patabog. Sir, ingat ka dyan ha. Good luck sa bagong journey mo sa school na nilipatan mo. Ano? At sabi ni Ate Annalisa, para namang tawa ng buhang yung inapatawa mo. Ay, palitin ng tawa. Sabi ni... Ayan. Sabi ni Ate Maris Madrid, nandito kami sa Kalye Walang Pogi. May tubig na po ba dyan, ate, sa Kalye Walang Pogi? Sa likod ng Central. Female voice, childlike voice. Ate, may tubig na ba dyan sa Kalye Walang Pogi? Napakapalad pa rin ang lugar na yan, ate. Dahil nandyan ang asawa mong kuya. Nakalimutan ang pangalan ni kuya na asawa ni Ate Maris. Dahil pogi naman yung asawa mo. Ayan. At magandang gabi din kay John Nunez na nanonood ngayon from Butanyog. Magandang gabi, John. Thank you for watching sa mga taga Butanyog. May tubig siguro dyan. At oo nga, nandiyan ka na kay Ma'am Annalina na kasama na ngayon yung dating principal ng Depares. Ano. At good evening din sa ating kaibigang architect na si, kilala mo to? Kilala mo si Barrio Architect? Barrio Arki. Na nakakasalamuhan mo rin to sa mga live streaming. I think sa mga live streaming before sa YouTube. Yeah. Sa YouTube.
Good evening po kay Tita Lian na Aguirre Bajola. Thank you for watching, Tita Lian. Good evening po. Okay. Sa mga gusto pong maki-join dyan, may premyo po kami sa pinakamagandang gulating mo. Entry. Ano? Sagot na po yan ni Sir. Sagot na natin yan. Oo. Tapos, okay, gulatin mo. Ito, another entry. Gulatin mo yung mga barkada mong nagsasabing hindi ka papayagan ng parents sa lakantin nyo. Isama mo sa gimika ng nanay mo. Para nga naman payagan, di ba? Oo, para payagan. Ayan. Gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo. Yung ang hinhin at ang demure. Pa-fragile looking daw. Hindi ko kakayanin ng hard drinks. Pero, yung tagay-tagay, last woman stand, hindi yung nag-inuma na kami. Pa-demure pa yan, no? Pero nung tagayan na siya na yung pinaka-malakas palang umino. No? So, gulatin mo. At, ayan. Ito, basahin ko to. Si Tenor Ribe Robles. Sir Vince, gulatin mo, wala bilib sa'yo. Magpa first minor spree ka sa next live mo. Gandang gabi. Nanonood ata to ng live ko eh. Yes, madalas siguro nanonood yan. Bago tayo magpatuloy yan, invite mo naman yung mga viewers natin na manood ng live mo, live selling. Oo. Yun, may extra source of income extra is source. yung Vin Strip. So sa mga gustong manood ng different kind of items na binibenta ko sa online, ayun, pwede kayong manood. Pero madalang ako kasi dahil ay may pasok. So madalang, hindi naman palagi. Yeah. So sometimes siguro once in a week or sometimes twice in a week or mostly minsan hindi naman lagi. Ayan. So, papalagi kayong manood ng live. May mga may selling live kasi si paring Vince. At si Tita Lian Aguirre Bajola daw po is watching from Cavite. Maganda gabi po, Tita Lian. Si Marife naman, sabi niya, gulatin mo ang ama na nililigawan mo. Dalhan mo ng isang case na Red Horse. Red Horse. Mahal na Red Horse. Gin na lang para lasing agad. Para malasing agad, ano? Para lasing agad. Kano na ba isang Red Horse? Parang 130 na, diba, Ron, na may banal rehensya? Parang ang isang case ay 700 na. Ewan ko lang. last ano time yun? Parang 600 nung uwi ko 2019. Ngayon, ewan ko kung magkano na. Reklamo na mahal ng bigas pero yung alak hindi nagrereklamo. Alam niyo kung anong sagot dyan? No rice na. Huwag na kayong mag-rice. Huwag na mag-rice. Pag nagkakaedad kasi, parang advisable yan na huwag na mag-rice pag nagkakaedad. Pero pag anong tawag doon? Bata pa. Kailangan talaga ng may rice para masustain yung energy. At good evening kay Richard Madrid. Madrid, sabi niya, gulatin mo paring Vincent, mag-asawa ka na. Diyan at isama mo ng pauwi ng mga. Ano ba? Kailan ba yon? Kailan daw ba yon? Madali lang, kaya lang, marami pa akong project eh. Marami pa tapos yung bahay ko. Marami pang hindi basta-basta. Meron kang bahay, wala ka namang iba bahay. ay, ang ano naman kasi doon, mas mahirap naman yung wala kang bahay, wala kang iba bahay, tapos lalo na, wala kang ibubuhay, yun ang mas mahirap. Mahirap. Gutom mga abutin. Correct. Good evening kay Tiana Regis, ganun din kay Laika Cruzado. Maganda gabi. Thank you for watching. Hello, Laika. Kay Tita Juliet Arevalo na nanonood ngayon mga gabi. Hello, Tita Juliet. Good evening po. Ayan.
Sabi ni Ray Nante, ni Kuya Ray Nante, kapatid ko yan. Latin mo si Jello, mag-inom kami pag-uwi ko. Male voice. For male voice. Hindi pa ako nag-inuman, ha, Kuya. Oo. Kailangan gulatin mo ako, Kuya. Good evening kay Marisol Pineda Aguila. Thank you for watching po. At sabi ni Kali, ito si Laika Cruzado, sabi niya, anong meron, sinong ibubuton yung kapitan? Wala pang nagpapainom, Laika. Ito may magandang wala entry, pa. Oh. Hello, Laika. Kisel ko, yeah. Gulating ko kaya ang mga tao. Walang brown out sa loob ng isang linggo. Oh, wag naman. Kuya, wag naman. Kisel ko. Ayan. Ay, ikaw ang pipili ng ano, ha? Ng best gulatin, ha? Ayan. Okay. Aha. Kuya, wag naman. Kasi talaga namang malaking problema natin yung kuryente dito sa Malanay. Magandang gabi din kay Emma Untalan. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Good evening po. Ma'am Emma, oo. Sabi niya, ni paring Chuan, tol. Ayan, sabi niya, pwede ba ako magbanggit dyan? Watching from Milan, Italy. Milanay. Good evening. Oo. Yes, from sir. Milanay. Coach Chuan. Sabi ni Sir Chuan, sabi niya, Toy, wala bang raffle daw dyan? Sabi meron. Niya. Pag magandang yung ano, may pring ano, GCash. Correct, oo. May free na GCash. Good evening kay Jeric Eman Asi. Oh, anak siguro to ni Kapitana. No? Ni Kapitana. Kapitana. Thank you for watching. Emma. Magandang gabi po sa inyo. At ang topic po natin, to join sa ating discussion, ano, lagay niyo lang po yung hashtag, gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo. At ilagay niyo po yung entry niyo dyan sa chat box at babasahin po natin yan. Ano. At patuloy pa rin po tayo at ang hanap pa tayo ng isang entry pa. Ano. Ayan. Aha. Gulatin mo. Ikaw, wala ka bang entering gulatin mo? Ayan. Ito. Gulatin mo mga walang bilib sa'yo sa birthday. Sa birthday ko, i-invite ko lahat ng anak ko na mata pobre. Patutunogin namin ng glass wine. Mag-a-announce na ako na jackpot ko yung loto na 100 million. Wow. Ready na yung mga balato ninyo na kabundle na. Aba! Diba yun, ha? Ibang gulatin mo pakanayon, ano? At ayan, may mga entry na tayo. Nasa na ba? Aha. Gulating ka, Sir Jello, ni Kuya Oka mo sa Friday. See you. Si Kuya. Hindi ko maalala. Sa pangalan ni Kuya Oka Aurid. Kuya Oka, magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching, Kuya Oka. Ano? Tawa ni Ate Marisa. Kuya Oka, nagkaroon na senior moment, Kuya. Sabi ni Marife, gulatin mo ako, Vince. Bigyan mo ako ng GCash para sa birthday ko. Gugulatin ka na lang yan. Oo. Okay, basahin natin yung kay Laika. Ikaw, go. Plus 10 sa akin yung gulatin mo ni Sir Arnold about Kisel ko. Ay nako, Kisel ko, manggulat naman kayo. Mamimigay kayo ng kapalit sa mga sinira niyong appliances. Ang daming nasirang appliances ng Kisel ko, ano? Ang daming yung kapatid ko kakabili lang ng freezer. Mm. Alam mo nangyari, Diyos ko. Ano pa, nasira agad yung freezer dahil nga sa ano na yan, sa yung papatay-patay na kuryente, lalo na sa linang. Kaya, ang masakit doon. Go ahead. Hindi, kaya ang advice doon is mas maganda kung lahat ng household
They use yung saksakan na with surcharge para pag umano yung kuryente, hindi siya magdidirekta agad sa appliances. Yun yung mostly ginagamit dito sa United States. Yes. Yun yung mostly ginagamit namin dito. So pag halimbawa, sa bagay, hindi naman nawawala ng kuryente dito sa US. Kaya nga lang, yung saksakan na yun na surge na tinatawag, pag nag-automatic na yung nawala ng kuryente, biglang bumalik, hindi siya magdidirekta agad dun sa appliances. Kasi namamatay yung sa mismong saksakan dahil meron yung automatic switch. So, from that, may iwasan yung pagdaloy ng lakas ng kuryente papunta doon sa mga appliances. So, hindi masisira yung appliances. So, ganyan yung ginagamit sa US. Mahal ba yun? Yes. No. Hindi siya mahal. Hindi na, ma'am. Siguro mga, may mga mura, kaya lang, doon na tayo sa mga original kasi safe siyang gamitin. Tulad ng mga GE, mga, kasi yun yung mga branded talaga. So mga, parang dito sa US, parang mga 1.6, ganun. Pero it benefited naman doon sa mga appliances mo. Kaya siya naman yung mga mumurahin na ano, baka mamaya mag-cause pa ng fire. So, maganda gulatin yung mo kaya kami. Mamigay ako. Padalhan mo kami sa tigisan niya. Yung sinasabi mong yan, di ba, Ma'am Jokno, Sir Chiwan, Ate Annalisa Garcia Baronya, Ma'am Marifi Kali, Tita Vilma Magsalin, ano? Doon sa mga nanonood dyan, kay Consihala Tina Nagire na nanonood. Hello po. Ano? Gulatin. Gusto kong gulatin tayo ni Sir Vincent niyan. Padalhan tayo ng tigigisa, ano? O, sa mga agri dyan na, ano, type niyo yung number po. One. Type one sa mga agri, no? Na gulatin tayo. Maganda pala dyan kasi may dito, ganon. Dito ako nagulat sa, ano, ni Tita Vilma. Hmm. Palitan na ang Kisel ko ng Meralco. Ah. gulatin mo sila. Palitan na ang Kisel ko ng Meralco. Vilma, ha? Magugulat sana ka talaga dito. O, pag Meralco kasi, walang kahit bahana, may kuryente pa eh. Oo. Ito ka naman bibilib sa Meralco. Si, sabi ni Ma'am Jok, no? Sabi niya, gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Magpakabuti ka kahit wilawalang hiya ka na. We do good because it's who we are. Amen. Palakpakan natin. Palakpakan. Boost your voice. Ay, ano nangyari? Ako naman pala. Salamat. So, yan. Thank you, Mama Jokno. Sabi ni Coach Chiwa, sabi niya, platin, hindi titigil, basta tama ang ginagawa. Agree. Basta tama ang ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Walang makakapigil sa sino man, no? Na gumawa na tama. Boost your voice. Diba? Ayan. Agree. Good evening. Oho. Sa Friday daw magaha. Ay, birthday nga pala ni Tita Marisa. Marisa Madrid. Ayan. Good evening po sa inyo and happy birthday pa rin. At sabi ni Ma'am Jok, no? Gulatin mo mga walang bilib sa'yo, magpagawa ka ng sarili mong power supply. Kapag nag-brown out, lahat sila walang ilaw, ikaw meron. Nakakatuwa naman. Good evening sa Vernon ng Mulanay, ano? Kuya Vernon Magsalin. Magandang gabi po sa inyo, Kuya Vernon. Thank you for watching. Good evening, Kuya Vernon. Sabi niya... ayan, no? Magbunsol. Ano? Gasera. Maggasera na lang tayo. Oo, kasi yung gasera, tipid. Ay, mahal na rin yung kerosene, ano? Mahal na din ang gas. Oo. At saka parang wala nang mabilhan ngayon basta-basta ng kerosene. Sa Petron, bili ng kerosene or gas. Oo. Batiin muna natin si Kapitan Oka Rihano na nanonood from Patabog, Mulanay, Quezon. Magandang gabi po. Kapitan. At kay Sir Billy Garcia. Magandang gabi po sa inyo.
kay Jay Olveda, Olveda Peña Redonda. Magandang gabi. Thank you for watching. At ganun din po kay Leonie Fuerte Hugo. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Salamat. Good evening po. Sabi ni Kuya Vernon, gulatin. Kuya Vernon, gulatin mo kami. Tagayan mo kami habang kami nagla-live, Kuya Vernon, ha? L-Voice. Gulatin mo kami. Ayan, sa mga viewers po natin, ano, sa mga nanonood po, ang ating pong topic for tonight, Sir JP Robles, ay gulatin mo mga walang believe sa'yo. Ayan. Sulat nyo lang po dyan sa chat box, hashtag gulatin mo mga walang believe sa'yo at ilagay nyo po kung ano yung entry ninyo. At pipili po tayo ng isang mananalo ng GCash. Ayan. Galing po yan kay Sir Vincent Cruzado. No? Yung pinakamagandang entry ng gulatin mo ay siya po ang magpipremyo. Ayan. At nanunood din po si Sir JP Robles. Magandang gabi po. Thank you for watching. Magandang gabi at, po. Yes. Sulat nyo lang po. Ito, may entry dito, bro. Entry. Sabi dito, gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Gulatin mo yung ex mo na ipinagpalit ka sa iba. Sulutin mo yung ipinalit niya sa iyo. Po, male voice. Matindi yan. Ha? Male voice. Matindi yan. Oo, oo, oo. Gulatin mo. Pagkakataon pa lang. Sabi ni Sir Arnold Rehano, mag-solar na lang tayo. Solar? Oo nga. Oo. Pero, sa bagay, sustainable pag-solar. Darating ang araw siguro. Kasi dito sa... Kapag summer, kaya lang kapag palaging umuulan, so hindi din siya suitable para sa solar. Kasi yung daloy nung ano, mahina. So baka yung lights sobrang labo. So kaya maganda pa din talaga na pag-ipunan yung mga generator. Marami na ngayon mga compact generator na maliit lang siya pero kaya niyang i-sustain yung ilaw ng magdamag or two days. Oo. Kaya yun nga yung ano, nakakabili nga tayo ng alak eh. So why not na mag-ipunan yung small solar. Marami na sa Shopee, sa ano, marami nang nabibili na parang worth 2,000 pesos. So, maganda pang-alternate na yun dun pag nawawalan ng electricity. Lalo na kung may mga bata, di ba? So, kaya marami nang nabibiling ganun ngayon. Kahit nga yung electric pan na may solar. So, pwede na din siyang bilhin online. Nasa 2,000 plus. Dalawa na parang ganun. Parang buy one, take one. At saka parang yung katipiran pag habang tumatagal, mas nakakatipid ka. Ano? Pag solar. Kasi may ROI na tinatawag. Ano? At nanonood pa rin po si Ron Espinosa. Ron, thank you for watching. Hello, Ron. At, yes. Basa tayo ng another entry ng gulatin mo. Ano? Sabi dito, gulatin mo mga walang believe sa'yo. Mag-deactivate ka ng social media mo. Sabi tao. Saka padalhan mo ng liham lahat ng friends mo. Who's your boy? Going ko kaya. Ay, sinauna, ano, back to, ano, old days. Yes. Puro sulat, wala na yung social media. Yeah. Paano kaya yun, ano? Paano kaya, nung panahon na yun, no? Walang, Pero, magastos noon, no? Mas mahal yung bayad sa Koreyo, no? Doon sa, anong tawag doon? May nagpapadala ng... yan, ang mga sulat. Oo, mahal. Oo, mas mahal ang bayad. Nag-text po sa atin si Sir Ariel Gutierrez Juicy mula sa Molanay Fire Station. Sabi niya, magandang gabi po, narespondihan na po. Fire out na po ang nasusunog na band dyan sa Ahos. Maraming salamat po sa VFP Molanay, sa pangunguna ni Sir Guerrero, saka ni Sir Erwin Riego at sa mga kasama po niyan. Thank you po sa pag-respond po sa nasusunog na van dyan sa Ahos, Molanay, Quezon. At nanonood din po si Ate Sally Sardon. Magandang gabi, Ate Sally. Hello. Thank po. You for watching. Ayan, nag-entry na ang Vernon ng Molanay. Basahin natin yan. Basahin mo, sir. Yeah.
Gulatin mo ang walang bilib sa'yo, i-post mo yung panty ito ng ex mo, yung my name niya. Anong hitnap? Ah, panty. Hitnap, panty. Binaliktad. Grabe Kuya Vernon yun, ha? Gulatin mo. Parang yung panty pa niya yung matigas. Parang tumigas na at. Inarmeron? Kaya ay. Inarmeron. Ayan. Inarmeron. Magandang gabi kay Maricel Moraleja Arizala from, ano po ito? From Taiwan. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. At thank you for watching. At ayan. Ate Maricel, anong gulatin mo? Ano? Entry ngayong gabi. Ayan. Live na live pa rin po tayo napapanood. Thank you po sa mga kababayan natin na nanonood sa aking Facebook page na Proud to be Mulanayin at sa aking account, Jello Amisola. At live din po tayo sa YouTube. At ang YouTube channel ko po ay Jello Amisola. Ano pa lang YouTube mo? Para i-subscribe naman ang ating mga viewers. Pinoy Vlogger sa USA ang aking Pinoy Vlogger sa USA. Ano ba yung niche mo dito? Ano ba yung topic mo dito sa mostly, YouTube channel mo? Mostly yung iba't ibang places dito sa USA. You know, different casinos and different state kung saan ako mga nagta-travel. Yung buhay OFW dyan sa United States. Yes. Siguro. Yeah. Yung mga magagandang lugar. Magandang gabi po. Correct. Kay Christian Bunao. Magandang gabi. Thank you for watching. At ang topic po natin ngayon, gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Ayan. Ito. Maganda to. Gulatin mo ang mga walang bilib sa'yo. Bumili ka ng helmet kahit wala kang motor. Pwede naman, pwede. Diba? Pwede. Habang nakasakay sa walis. Oo, oh, di ba? Sa walis, so, hindi kayo magpahid ka ng langis. Ano? Nasuotin mo yung helmet. Lumipad ka ating gabi. Correct. Oo. Pwede naman. Di ba? Louis Pina de Mapile, si Kagawad Louis ng Barangay Canuyep. Ano? Ayan. Maasahan, Louis. Magandang gabi po. Ayan. Oo. Oh. Aha. Nagtitingin pa ako. Gulatin mo yung one week mo pa lang na jowa. Gulatin mo yung 1 week mo pa lang na jowa mo with a proposal. Mabilis ka lang talaga kumilos. Grabe 'yon, ha. 1 week pa lang, ha. Oh. May entry si may Louis. Okay. Sabi ni Louis, Mafilis, sabi niya, gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Pumunta ka sa birthday, ha, nang hindi ka invited. Booster voice. Ang hirap naman. Pwede. Tapos may dala ka pang Tupperware, ano? Tapos mag Sharon ka pa. Pag-uwi. Mag Sharon ka pa. Nakakatuwa dyan yung mga nagpaparinig. Ang sarap nitong kaldereta ninyo, di ba? hindi niya tuwirang masabi na gusto niya magpa-Sharon, no. Uy, ang sarap naman itong tinuguan, 'di ba? Pero doon alam mo na, gets mo na 'di ba pag nagpaparinig na. Sasabihin mo naman parang, "Oh, gusto mo mag-uwi?" Yeah. Yeah, kaya go ahead. Kaya yung kabalin, in-stop nila yung pag kumain ka ng sa Eat All You Can, pag hindi mo naubos, it's counted. You need to pay. Yung lahat ng hindi mo makakain is kailangan mong bayaran as extra. Dapat lang naman. Kasi ang daming nagugutom. Kasi it's a waste of food, yeah. Mm-hmm. So, kaya kailangan talaga. Correct, oo. Good evening kay Kuya Melchor Kaasibunaw na nanonood ngayon. At sabi ni Marife, gulatin mo mga walang bilib sa'yo at nang mamaliit sa akin. Magsusuot ako ng takong na 10 inches. Uyo kayo sa akin.
taas na na. 10 inches na takong. Meron yung sinusuot ng mga beauty queen. Try natin, ano? Maghahatid ka ng anak mo sa school, Ate Marit. Tapos nakatakong ka ng sapatos. Diba? Maganda yung 10 inches. Aha. Nasa pa yung ating mga gulating. Watching mo from na. General Trias, Marky Roncale. Oy, magandang gabi sa iyo, Marky, na nasa Gen 3. Ano, sa dating OFW din yan sa Korea. Yan. Sabi dito, gulatin mo mga walang bilib sa iyo. Gulatin mo yung tita mo, dalhin mo yung jowa mong gwapo at mayaman sa reunion. Oh, sana all, ano. Makapagdala ng jowang mayaman. Ayan, tagay daw po, sabi ni Kuya Melchor. Ayan, gulatin mo kami, Kuya Melchor. Magdala ka na ng tagay. Mr. Roy. Si Ate Mase, sabi niya. Gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Magpatimbang ka ng nyo kahit wala kang nyugan. Delikado tayo siya. Delikado ito. Parang ano to, ha? Parang nanimot sa katabi. May tawag tayo dun eh. Yung nagkakaroon ng niyog pero walang niyog. Likay. Manglilikay. Yung naninimot lang ng niyog sa mga nyugan. Na yung kumukuha ng mga niyog sa niyogan, nanilimot yung mga anong tawag dito? Yung mga napigtas, ano yun, na nalaglag. Yung mga bumagsak na, o. Oh, bumagsak nalaglag. Na niyog. Oo. Ah, bet ko itong Ate Maricel na to. Nakagulat dun. Nakagulat dun. Nagpatimbang. Ang masaklap ko pa nito yung pinagpatimbangan mo. Yung palang pinapagganuhan ng may-ari, ano, ng pinagsusulitan. Oo, pinagahan ng nyug. Magaling. Mamaraan. Yari ka. Magaling ka, Ate Maricel, sa punto na yan. Gulatin mo. Ayan. Ano pa ba? Gulatin mo ang mga nagsasabing iba. Parang ano to? Gulatin mo mga walang bilib sa'yo na kahit kuripot ka, ay nakabayad ka ng 5-6 digit mong utang sa mga credit cards. Oy! Wow, sana. Yun. Maganda yun. No? Maganda yun para sa kanyang credit limit. Ano yun? Credit rating. Rating. Oh, kasi binabayaran niya 5-6 digit. Galing ah. Credit standing. Correct. Dito correct. Kasi sa US... napaka strict nila in terms of debt, yung mga credit card or yung mga utang. Dito talaga it's recorded even when you apply job. It should be kailangan paid lahat yung ano na yun. Or else hindi ka na makakapag-loan or sira na talagang yung credit standing. Hindi ka makakabili ng bahay, hindi ka makakabili ng sasakyan. So kaya dapat dito, you need to pay everything. Even single penny, you need to pay. Kapag talagang inutang mo, you need to pay. Hindi katulad sa Pilipinas, okay lang, hindi ko nababayaran. Dito, hindi. Oh. Talagang it's recorded and talagang ano siya ng government. Talagang you have a record. So, kaya kailangan dito is maging ano talaga. Tawag dito ay ano ka sa finances mo. Talagang you need to handle it carefully kasi wala ditong mautangan. Kaya gayon sabi ko, wala ditong 5-6 tsaka yung mga ganyang card, kailangan you need to pay it on time or else parehas din naman sa Pilipinas magkakaroon ng additional ano ng percent kung magkano yung utang mo kapag delayed payment ka. Yun kaya yung pala yung dito. Mga estudyante, no? Yung mga estudyante na paaral, di ba meron diyang student loan? Mm-hmm. Ano,
parang government. Oo, ang tagal na nilang nagtatrabaho pero hindi pa rin sila makabayad because ang laki nung ginastos nila sa pag-aaral. Yes. Diba? So yung parang loan. Meron akong kaibigan diyan sa US na nag-aral siya diyan, nakatapos siya sa pamamagitan ng student loans. Ay isa siyang animator, nag-animator siya, galing niya. So gusto niya umuwi dito sa Philippines para dito i-apply yung kanyang pinag-aralan sa animation. Kaya lang hindi pa siya makauwi-uwi dito sa Philippines nga dahil dun sa utang niya dun sa student loan. So sana siguro ano, kasi na-meet ko siya pandemic eh. So siguro unti-unti na babayaran na niya yung utang niya sa student. Ang maganda naman sa US kasi merong student loan na parang dito sa Philippines walang ganun eh. Pag estudyante ka pa lang parang hindi ka pagbibigyan ng chance na mangutang. 'Di ba? Parang di actually, talagang mo, maganda talaga dito. Talagang magugulat talaga kayo kapag kayo ang nandito kasi ang daming support from the government. Hindi lang dahil sa student loan, yung mga matatanda na dahil wala silang work, meron silang marireceive weekly. So, hindi ibig sabihin na kailangan pa mag-apply ng ganito or ano. Madali yung process. As long as makita nila talagang wala kang work. Kasi merong ano yan eh, merong talagang record na talagang kung ikaw talaga employed or not employed. So hindi ka pwede magsinungaling na nasabihin mo wala kong income, walang pumapasok na ano para bigyan ka ng government. Yun, bibigyan ka talaga ng government kapag ano. Kasi ayaw nila yung magiging parang ano ka? Sakit ka sa ulo, parang ganun. Parang liability. Yes, ganun dito. So talagang maganda yung kanilang mga platform dito sa US. Even the health benefits, that's the number one. Na talagang very, very accessible. Mayaman o mahirap, even you don't have money, i-accommodate ka talaga sa hospital. Yun yung maganda. May pera ka o wala, you don't need to down any, even singaping ka sa hospital in terms of emergency. Yun yung maganda dito. Dito naman, libre yung hospital. May mga libre din sa government hospital. Kaya lang, yun nga, hindi naman ganun ka, hindi ganun maganda yung service. Nawala ka dyan, no? sa live. Ang haba ng pila. Nag-charge lang ako. Ah, okay. So, yun yung ano dito sa US. So, kaya siguro kaya sobrang dami din ng Pilipino dito. Kahit dito, lalo na dito sa Las Vegas, ang community ang Pilipino community dito is hindi lang 10,000. Sobrang dami talaga. As in more than 20, 30,000 I think. Kasi makikita mo nalang doon sa mga Pilipino store. Ang Jollibee dito, napakarami. Plus yung mga supermarket ng Pilipino supermarket, Pilipino restaurant. So talaga makikita mo, napakalaki. At the same time, especially nung nagbukas na dito, yung Resorts World, doon na, napakarami talagang Pilipino. Sobra. Maraming Pilipino na nagtatrabaho. Yes, talagang sobrang dami. Kahit saan ka pumunta, ang dami talaga. Sabi ni Emma Untalansunga, gulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo. Umutot ka sa tren at magreklamo kang mabaho. Nagawa mo na ba yun? Nagtitren ka rin ba dyan sa Vegas? No. Wala pa ditong tren as of now. But maybe next year. They started na mag-build na nung under ang tawag dito ay parang underpass ano siya subway train. Yeah, subway. Na from dito going to California all the way down kung hanggang San Francisco, parang ganun yung ginagawa. Ganun kalayo, no? Yes, yun yung napakagandang ano dito. Pag nagka-meron nun, mas madali na anywhere you go in United States. Mas maganda kasi
bukod sa mura na yung pamasahe, may enjoy mo pa kasi from different state madadaanan mo. So talagang yun yung iniintay din namin na ano, sana mga dito, changes. Sana dito din. Yeah. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Atbo Shomao. Magandang gabi. Thank you for watching. Ganun din kay Hinlog Erica Joyce Pineda at Endido. Magandang gabi. Thank you for watching. Ganun din po kay Lamely Joy Medina Lugdat. Kay Tita Elizabeth Briones Ricalde from Parma, Italy. To. At nanonood din si Ma'am Teresa Hoxon. At si Ma'am Melinda Melendres Camino. Ma'am Camino, hello, hello po. Hello po, Ma'am Camino. Good evening. Si Ate Josephine Olveda Florencio ay nanonood. At magandang gabi din kay Ate Zelly Ortal. No? Sabi naman ni Joseph Mar Rosales Pantoja, gulatin mo mga walang believe sa'yo. Akayin mo patungo kay Kristo na ang mga gumagawa ng mali sa'yo. Oh, very challenging yan, ha? Very. Parang there's some meaning about doon sa kanyang ano. Oo. Tama nga naman, di ba? Instead na akayin mo, patulan mo into ano, sa mas masama pang ano. Tama. I-ano mo na lang, papunta kay God. At yung para, minsan ano, kasi, ano bro, yung hindi paglaban na hindi sign ng hindi kaduwagan. Yeah, oo. So, kumbaga, ano lang, mas naiintindihan mo sila kahit sila yung gumagawa ng mali sa'yo. Yes. At saka yun ay pagpapakita ng maturity, no, na matured ka na tao, na matalino kang tao, mataas yung EQ mo. Being professional, diba? So parang professional. Naipakita mo pa yung ano mo. Hmm. Hindi sa lahat ng pagkakataon. But not all the time. Kasi pag it's more than and beyond, hindi na pwede. Diba? Kasi hindi mapuputol yung ganung ano kapag wala kang gagawin. So kaya kailangan talaga sometimes you need to do something para mas ma-realize sila na mali na yung kanilang ginagawa. That's right. Ano, parang sa una pa, 'di ba? Parang kaya ngayon topic natin gulatin mo, 'di ba? Pang mini-measure tayo kung ano lang yung kaya natin gawin. Pero tayo naman kasi tayo yung nakakakilala ng sarili natin. So, wala tayong dapat patunayan sa sino man. Correct. Ano? At sabi ni Marife, gulatin mo pamilya mong walang bilib sa'yo. Tumakbo ka sa eleksyon para magsilbi sa bayan kahit wala kang silbi sa bahay. Sa bahay niya. may mga ganun, ano? Dark horse. Dark horse. Yeah, but it's true, di ba? May mga ganun talaga, may ganitong ano talaga. Diba? Oh, yung parang buong buhay niya parang siya ay hinuhusgahan. Mm-hmm. Na parang walang mararating 'yan, walang ano, pero itong tao na 'to, magaling makisama, marunong sa tao, 'di ba? May leadership, mayroong skills na pambihira lang yun, ano, na binibigyan ng ganong skills. And syempre, yung charisma. Hindi ka naman mananalo kung hindi ka charismatic. Ayan. So, gulatin mo sa mga... Ay, tapos na ang filing. Eh. Tapos na. Election na season kasi dito sa Philippines ngayon dahil barangay elections. Sobrang daming tumakbo na ngayon. At yun, sana ano, sana yung money culture na mamayani sa bansa natin na parang bibuboto ka dahil mapera yung isang tao ganito. Sana mawala na yun kasi ang nagsushoulder ng lahat, like for example, yung pagmahal ng sibuyas, pagmahal ng kamatis, pagmahal ng bigas, ay tayo ang naaapektuhan, hindi naman yung mga politician na correct, binuboto natin, ano. At sabi ni Maricel Arisala, sabi niya, gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo. Magbayad ka kahit hindi ka sinisingin. But that's true, di ba? Magbayad ka ng utang kahit hindi ka sinisingil. Magkusa ka na. Hindi mo na, correct, hindi ka na kailangan singilin. Ang utang ay utang, remember. Ang hingi ay hingi. Ang hingi ay hingi,
Ang utang ay utang. Di ba? Yun lang naman yan eh. Sana hiningi mo na lang para hindi ka sinisingil. Ang utang, mayroong terms yan. Merong kung kailan mo mababayaran. Mm-hmm. Pero may mga pagkakataon na hindi mo mabayaran lahat. Mm-hmm. Pero dapat hindi kinakalimutan. At the same time, dapat nakikipag-usap. Nakikipag-intindihan. Hindi yung parang wala lang, di ba? Kasi doon nagiging problema. Kaya nga, tama yung sabi sa akin ni Tita Fe. Sabi sa akin, Tita Fe, kapag meron ng utang sa'yo, 5,000, bigyan mo na lang ng 500. Okay? At least hindi mo pinawala. Utang. At least, kapag hindi na nagbayad sa'yo, hindi mo mararamdaman na parang masama yung loob mo dahil hindi ka binayaran. At least parang naging tulong mo na lang yung 500. Tama. Kahit papaano, nakatulong ka, even it's a simple amount, meron ka nagawa para dun sa tao na yun na lumalapit sa'yo. It's a good thing to hear. Kasi syempre, hindi na natin masabi, baka mang kailangan ng tao. Kaya lang yung ibang mga tao kasi, ganun yung form of ano nila, way. Noong sila yung nakikiusap, kaya lang when that time that, na meron naman na sila, hindi nga nakakaalala. Yung napakahirap sa isa sa mga mentality ng Pilipino na dapat na hindi ganun. Pag utang ay utang, pag hingi ay hingi. And that's it. Napakasimple lang naman, di ba? So pag hingi, hindi ka sisingilin. Pag inutang mo, of course, sisingilin ka niyan. Or kahit hindi ka sinisingil, mag-usa ka na. Kasi nasa sa'yo naman yun eh. Di ba? Tama. At saka may mga taong nangungutang ngayon pero hindi mo sure bukas mas mayaman na siya sa iyo. May ganoon ha. May friend kami na super utang din sa amin dati. Pero ngayon billionaire na siya. Meron siyang sariling That's good. Logistic company na nice. Galing. Oo. At yun, kahit hanggang ngayon hindi niya kami nakakalimutan. Na nandun pa rin, sinasama niya kami sa mga masasayang party ng buhay niya. So, sobra-sobra. Nakakatuwa yun. Kumbaga parang, hindi porket nangungutang sa iyo ngayon, ay parang mamaliitin mo na dahil, mababa na yung tingin mo dahil nangungutang. Nandiyan ka para punan yung kakulangan ng isang tao. No? Sabi ni Ate Sally, Hortal, kahit anong gulat mo sa mga taong walang believe sa masama at mababa pa rin ang tingin nila sa iyo. Kasi walang believe nga eh. Kaya gawin na lang ang mga taong walang believe, ipakita mo na kaya mo. Tama. Tama. Tsaka, wala ka naman talagang dapat patunayan sa kahit sino. Sa mga taong walang believe sa iyo, wala ka naman dapat talaga na patunayan sa kanila. Nakakilala sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung laman ng puso mo, alam mo yung laman ng isip mo. So, walang dapat patunayan sa kahit sino. Yeah. At pero, yung pasok, yung word na peace of pero mind. Yung, kasi wala kang inaalala Correct. Pero yung lipunan nga, yung kinagis na nating lipunan, nagsiset ng standard. Meron tayong siniset na standard, merong norms na siniset yung ating lipunan, ito yung trend, ito yung ganito, ito yung... So parang napipressure tayo sa mga ganong bagay na parang pag may bagong ganito, makikiuso tayo. Kapag may ganitong uso, bibilhin mo rin, di ba? So yun yung nagpapahirap sa atin. Yung parang naalipin tayo ng mga bagay na yon. Kaya nahihirapan tayo na parang patunayan kahit wala ka naman dapat patunayan sa kanila. Pero maganda pa rin yun, yung parang china-challenge mo yung sarili mo to do better. Gawin mo yung lahat ng kaya mo at patunayan sa kanila na kaya mo pala. Kasi yun nga, ikaw kung sinusukat ka ng ibang tao dahil sa kung ano yung nakikita nila sa'yo physically, ikaw yung nakakaalam naman ng mas malalim na sukat ng sarili mo. Correct. Tsaka at the same time, Sir Jello, mag-add lang ako dyan. Iba kasi yung necessity
dun sa wants lang natin. Yung wants natin, gusto lang natin yan eh. Pero yung necessity, yun yung kailangan natin. Yun yung importante, dapat nating unahin. Kumpara dun sa mga bagay na gusto natin, na gusto lang natin. Yung necessity, yun yung talagang kailangan natin everyday, daily, or monthly. Pag-ipunan natin kasi kailangan natin yun. Paano kung hindi nga naman tayo makabayad? Siyempre, mapuputulan tayo ng electricity. So, yun yung ibig ko sabihin. Iba yung needs dun sa wants. So, pag ipa-priority mo yung needs mo, so, makakagaan sa sarili mo. Dahil alam mo kung ano yung talagang kailangan mo lang at kung ano yung gusto mo. Kaya siya dun sa mas talagang kailangan mo. Dahil ay dun natin nababase yung ano natin eh. Sabi na iba, ano pa baga naman kababudget? Sabi lang sa mula na, ano pa baga ng kababudget ang nagawa natin? Ay kulang at kulang pa din talaga. Doon naman dapat pumapasok yung isipan ng tao na dahil kulang yung kinikita ko, dapat mag-isip ako ng ibang source of income o yung mga side hustle na pwede kong gawin para at least kahit papaano, meron ako ibang pinagkakakitaan. So kung kulang pa yung sweldo ko o kulang pa yung kita ko sa tindahan o kung example lang yun, at least meron pa akong ibang source na mapapagkunan na hindi mako-compromise yung budget ko within the month sa mga nakasanayan ko ng ito lang sa ito lang yun eh. Yo, kaya sabi ng iba, dapat daw nako-contento tayo kung anong meron tayo. Pero mali pala. Makontento tayo dahil napu-fulfill natin yung mga needs natin, yung mga dapat natin bayaran, yung hindi dahil sa pagbayad ah, yung daily natin na buhay, yung mga gastusin, yung foods, yung bills. So, tapos, nakakapag-enjoy pa tayo with the family. Yung kahit pa paano, meron tayong panggastos pag may nag-birthday, pag na hindi na kailangan ipangutang. Yung sinasabi natin. Kaya kailangan talaga, ang ano doon, extra income. Maghanap ka ng ibang extra, mag-isip ka ng ibang pagkakakitaan. Kasi kung mananatili ka lang talaga doon sa sweldo mo, na alam mo laging kulang, eh hanggang doon na lang talaga. Paulit-ulit yung cycle. Ganun ang ganun na lang talaga yung mangyayari. Pag sweldo ko, mangungutang ulit ako. Ibabayad ko ulit sa utang. Pag ano, para makasurvive ulit, ganun na naman. Pero pag mag-iisip ka ng ibang way, mas makikita mo dun yung magkakaroon ka ng at least kahit papano yung financial ano na gagaan kahit papano yung financial problem. Freedom, ano? Yes. Oo. Kailangan gumawa ng ibang sideline. Ano? Mm-hmm. Shoutout kay Mark Lester Sebok, sabi niya, watching from Barangay Santo Niño, Mulanay, Quezon. At magandang gabi din kay Batang Quezon, Tubong Mulanay. Thank you for watching. Sabi ni Ate Josephine Olveda Florencio, sabi niya, wala pang pambayad, mahina ang kita ng gulay. Kalma na eh, tapos na ang kolyada. Ah, oo. Kasi ang importante na natin, ay, nandun pa rin, nandun sa puso mo, sa isip mo, yung intention mo na magbayad. So, yun nga lang, hindi kagandahan ng kita ng gulay. Dahil El Nino ngayon eh. Nakakaawa din yung mga magsasaka natin. Dahil na, yung mga palay dito sa Mulanay, minsan ay kami napaikot dyan sa mga barangay. Nakita namin na natutuyo na yung mga palay. Kasi bumibitak na yung mga lupa dahil nga sa tag-init pa rin. Dapat ngayon, pinakamaulan, itong buwan na itong September, pero walang ulat. Oo, kasi nga, dahil sa El Nino. So, hindi natin alam kung anong magiging epekto nito sa mga ano. Isa na, nakikita na nga natin dyan yung pagmahal ng bigas, kamatis, ganun. At yun, yung water supply, problema din yan. At sabi ni Kapi Boys Updates, sabi niya, yes, tapo, ito mismo ang mas kakakilala sa sarili mo anuman ang sabihin nila. Tuloy-tuloy pa rin po tayo at kasama pa rin natin si Sir Vincent Tagle mula po sa Las Vegas. Ano, isang Mulanayan, di po, proud to be Mulanayan. At isa rin po siyang content creator. Pwede niyo po siyang i-subscribe sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook page. Pwede niyo pong i-follow Pinoy Vlogger sa USA. Correct. Nanonood din po si Tita Noemi Aguirre Garland. Maraming salamat po. Hello, sa mga Tita nanonood Noemi po sa ating
Facebook page at sa ating YouTube channel. Thank you so much po for watching. Ano, ang topic pa rin po natin ngayon, gulatin mo yung mga walang believe sa'yo. At good evening kay maayong gabi kaibigan natin ito from Cebu, si Gypsy and Rach. Ano, si ang YouTube channel nila si Gypsy and Rach. Si Rachel Ann Esteban. Magandang gabi sa inyo dyan. Maayong gabi dyan sa inyo sa Cebu, Rach. At isa pang gulatin mo entry. Sabi dito, gulatin mo yung mga chismosa sa opisina ninyo. Ichismis mo sila. Ichismis mo din sila sa opisina nyo. Walang pinagkaiba. Kakaano naman parang lahat na kayo chismosa doon sa opisina ninyo. Ayan. Gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Ikaw mag-top sa quiz or exam. Kahit pa banjing-banjing, pa kuya-kuya ko'y kakapag-lecture. Uy, maraming mga ganun, ha? Correct. Maraming ganyan. Maraming. Pero nung high school ako, hindi ako nag-ano, hindi ako nagsusulat sa notebook. Hate na hate ko yung sulat sa notebook. Kaya pag ano na, yung kuhaan na ng grades, mababa yung grades ko dun sa mga notebooks, projects, ganun. Dahil hindi talaga ako na, hate ko yon na parang magsulat sa notebook. Kaya ang ginagawa ko, pag recitation na, pag discussion na, maingay ako, matanong, dami kong tinatanong, tapos taas ng kamay. Hindi naman bida-bida, ha. Discarte ko lang yon para matandaan ko yung lecture. So, pag natandaan ko yung lecture, at pagdating ng exam, at nandun yung mga pointers na yon ay madali ko nasasagot. Kasi nga, ayun, parang na-exercise na yung mind ko, yung utak ko na, yun ang sasagot ko, yun ang gagawin. Meron na agad akong clue. Alam ko na ano gagawin. Kasi doon sa nagsusulat sa notebook, na sa dami ng sinulat mo, pagod na yung kamay mo, parang hindi mo pa rin matandaan yung mga sinulat mo. Kaya, yun, may mga ganun talagang nagugulat sa exam. Ayan, sabi ni Mark Vincent, sabi ni Mark Lester pala. Mark Vincent yung nasabi ko. Sabi niya, Sir Vincent, baka need mo po ng video editor. Nandito po ako. Hubog mula sa mga turo ni Sir Jell. Uy, sa kanya ka magpa-edit ng video. Magaling ito. Siya yung mga gumagawa ng video namin. Matatandaan mo yung video namin, yung eskwelahan sa Sabungan. Mm-hmm. Oh, si Mark Lester yon. Isa sa mga pangmalakasang editing ni Mark Lester Cebu. Yan. Ayos. Napanood ko ngayon. Galing siya sa documentary. Sabi ni Zelly Ortal, good night po sa lahat. God bless. Gulatin ko muna ng maaga pa ko matutulog ngayon. Ingat po sa lahat. Kakagulat naman yun na maaga ka matutulog at hindi kami naniniwala doon na maaga kang matutulog. Gulat ka, ha? Nanggugulat ka, Ate Zelly, ha? Ayan. Ano pa bang entry dito ng gulatin mo? Gulatin mo! I-flex mo yung MVP medal mo or trophy sa mga bashers mo on social media. Gulatin mo ang mga hindi believe sa'yo. Ang mga walang believe sa'yo. Gulatin mo yung teacher mo, sabi, wala kang mararating. Successful business person ka na ngayon at isa sa mga top 10 taxpayer ng Pilipinas. Galing, ha? Wow. Diba? Oh, kasi alam mo, hindi naman yan sa talino, di ba? Sir Julius de Mesa Estepona. Hindi lang yan sa talino nakukuha. Hindi sa taas ng grades. Sa diskarte. Lakas ng loob. Sipag tsaga, diskarte. Correct. Oh, and siyempre, mas ano pa din kung matalino. Dahil siyempre, mas mo manage mo very well yung mga ano mo gagawin. Pero alam mo sir, ako naniniwala ako sa packaging. Kaya naniniwala ka ba na yung mga good-looking person na salesperson mas nakakabenta sila?
Oh, maganda pero ka, kaya ni Sally Ortal. Oo. Mas nakakabenta sila, no? Kasi, very ano sila. Pero, ay, paano yung mga hindi good-looking person? Ano? Ako, hindi ako good-looking person. Pero when I was pero working pero naka ng malaki. Yeah, pero when I was working in Kia, I always on the top. I just wanna make sure that I'm on the top. Kasi, I'm working for my clients. So, lahat ng mga clients ko talaga, pinupuntahan ko talaga, even the bank. I don't care if I pumunta ako dun, naka-jeep, naka-tricycle, ano. Basta pupuntahan ko yung banko. I don't care kung ano, may dala pa ako niyan, may dala pa ako niyang ano, para makuha ko yung deal, I bring some cake sometimes. Na kahit na out of budget na, sige, kasi bakit? Pag nakuha mo yung tiwala noong manager, kapag meron silang requirements ng car loans, so pwede nilang ibigay sa iyo and it helps you and benefited you para makabenta ka ng sasakyan. Kasi from that time, sobrang dami ng ahente. Iba't ibang car dealership ang kalaban mo. From Kia, Toyota, Mitsubishi, Honda, and different brand. Pero, nasa diskarte din pala kahit hindi ka may tsura, kahit hindi ka mukhang ahente. Pero nasa diskarte. Kasi kung paano ka din makipag-deal. And yun nga, yung way of professionalism na pagpunta ka dun sa manager, syempre, dapat you have knowledge about the car and yung paano mo i-deal and paano mo makuha yung loob niya in a simple way, kagaya ng pagdala ng simple cake and then yung pag-greet mo and pagdala mo ng iyong card para, oh sir, if you have requirements, ganyan yung approach. So kaya talagang lagi ako may benta ng sasakyan. Eh, ako pa naman ang pinakamataas sa lahat. Pinakamataas ang height. Pero sa totoo lang, nakukuha ko, naku-close deal ko. Kasi bakit? Yeah. Kasi masipag matyaga ako eh, para i-explain yung sasakyan. From hood, paikot, yung tinatawag nilang, 5 points walk around. So, talagang makukuha mo yung kliyente. Hindi lang dahil sa looks. Kasi lalo na sasakyan, napakahirap ibenta. So, ito lang. Kasi we're talking about 500,000 or million or more than. Kaya lang, nasa diskarte, sipag, at saka talagang yung knowledge mo din is additional. Para dapat alam mo kung ano yung produkto mo. Lalo na yung sasakyan yun. Yeah, at saka ang kasasakyan kasi habang tumatagal, hindi yan investment na matatawag. Parang liability yan habang tumatagal. Liability. Kasi naluluma yung model. Pero need yan, no? Isa sa need mga natin, kailangan na especially sa mga nagtatrabaho. Yeah. So, kaya, hirap mag-commute. Kailangan maibenta mo ng maayos, mapag-aralan mo yung product features. Ano bang meron dito sa benefits, at saka yung comparison, features, ano? Mga previous and kasi nandun din additional na ni. Kaya kahit anong event, kahit siguro TV or something pag nasa sales ka talaga, hindi mawawala sa mo talaga yung magaling ka makipag usap or makipag-negotiate with a client or customer. Kahit ano naman bagay, madali kapag pinapag-aralan. Kahit wala naman ako knowledge about car. Pero, nakapasok ako. Siyempre, nasa discarte. Ano din. At saka yung kailangan ipasa mo yung, ang lagi kong sinasabi sarili ko po, when I'm applying a job, yung dalawang bagay lang. Yung tatanggapin ako, na yung, ang meron akong dalawang inaano eh, yung wag mong iano sa sarili mo kung tatanggapin ka ba ng company. Dapat yung sarili mo ang tatanungin mo kung tatanggapin ka ba nila. Kasi bakit? Kasi nasa abilidad mo, at the same time your knowledge and skills, and at the same time ikaw yung magpapasa ng exam eh. So ikaw yung gagawa talaga para ikaw ay tanggapin ng company. Hindi yung company ang tatanungin mo kung bakit ka nila tatanggapin. Yung sarili mo ang tatanungin mo. Kasi ikaw ang sasagot sa interview, ikaw ang mag-e-exam, ikaw yung magti-training, ikaw yung tatanungin ng mga
ng mga basic questions at the same time, yung mga papagawa sa'yo during that time na ano, para tanggapin ka nila. Hindi yung kampay. Ganun ako. So, from, at saka talaga dapat, bago ka mag-apply, alam mo na yung background ng company para mas madali na. Para alam mo kung ano yung sasagot mo. Hindi yung mga ngapakap. Doon lalo nahihirapan eh. From ano, alam nga naman mag-a-apply tayo sa trabaho na, although tayo, mga Pilipino, malakas ang loob natin. Anywhere we go. Kahit hindi natin alam, sige-sige tayo. Kasi yes, madali tayo makakatch up. Yeah. Madali natin matutunan lahat ng trabaho. Yan, yeah, napapag-aralan. Oh. On the spot, napapag-aralan. Kasi bakit? Kasi we don't have choice na, especially when you're far away from the family at nandun ka sa napakalayong lugar, you're overseas. So, kailangan mo talagang galingan at sipagan. At diskartihan. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi mo alam eh. Malayo ka. So, talagang kailangan. Ganun ang gawin mo. Sa ayaw at sa gusto. Packaging po kasi yan eh. Kung wala ka nung good looks, pero meron ka nung diskarte, meron kang karisma din na gawin yung isang bagay para mapapayag mo yung pagiging swim. Mapapayag mo yung mga customer to buy something na di mo akalaing bibilhin nila, diba? Yes. Nasa tamang packaging po kasi yan eh. Kumbaga parang, sometimes, ang ginagawa ko, madalas pala, ginagawa ko, fake it until you make it. Kasi, alam mo yung mga company, na, yung mga HR manager, tinitingnan din niya yung kung paano ka mag-deliver ng mga words mo, yung sinasabi mo, di ba? Parang, kung paano ka tumayo, kung paano ka confidence. Importante kasi yung confidence, yung self-confidence. Yun ang unang-una kong tinitingnan pag nag-hire ako ng staff. Kung gaano ka confident yung isang tao. Kasi, yung skills kasi, yung knowledge about the products, yung knowledge about the company, and ano pa, that natututunan yun along the way. Pero yung confidence kasi, yung parang, minsan, ang ginagawa ko, pinipeke ko na alam ko, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Kasi, kagaya ng sinabi mo kanina, yung mga Pilipino, parang, dahil no choice tayo, nandito tayo sa abroad, kailangan natin gawin ito, diskartehan natin. So, yun yung isang diskarte na dapat hindi ka pa pahiya-hiya. Ano? Hindi ko sinasabing magkapalang mukha, ano? Pero kailangan yung pag-angat pa lang ng balikat mo, pagtingin ng mata mo, pag-buka ng bibig mo, pagkumpas ng kamay mo, malaking bagay po yun para sa ano, sa isa, pamakuha mo yung isang gusto mo, di ba? Correct. Ayun. Mm-hmm. So, inabot na tayo ng isa't kalahating oras, ano? Sino nanalo? Meron tayong napili, tatlo sila. Ditiguan sila. Yeah, isa si tawag dito, Maripicale. Oh, Maripicale. Okay. Yes. Tapos sulat yung ko lang. Isa si Algatan. Si yun, Maripicale. Yes. Si Ate Annalisa Baronya. Annalisa Baronya. At si and binabasa ko yung ano nila, yung mga gulatin, alam mo. Hello July. Dalawa. Sino? Nanunood from ito, Aurora si Tita Province. Vilma. Palitan na ang kisel ko ng meral ko. Okay, Tita Vilma magsalin. So, yes, bukas po i-announce natin to. Yes. Ayan, announce natin dito bago tayo magsimula. May pagkakataon po tayo mag-live bukas. Oh, nandiyan para si Maripi Kale. Sabi niya, yes, thank you siya. Vincent Rosado and Jello Amisola. Thank you rin po sa inyo. Thank you sa pagtutok. Magandang gabi po kay Robilyn Pedregal. Thank you for watching. Bro, bago tayo magpaalam, baka may gusto ka pang ipahabol. Thank you sa mga nagsusupport kay Jello. Siyempre, kilala naman si Jello as isa sa mga masipag na public information officer ng ating bayan ng Mulanay. So, kaya kilalang kilala na siya.
Ako naman, mula na yun, pero dito nagtatrabaho sa US. Ayun, kumbaga, yun, yung support lang, at saka, yung tawag dito, yung katulad dito, maganda din yung mga topic na ganito, kasi hindi lang tayo nakakapakinig ng mga words of wisdom, mga talagang in reality, yung mga sabi lang natin, sa totoong buhay nga ni, sabi na ng mga mulanayin, di ba, sa totoong buhay nga ni, na talagang it's an ano talaga, nangyayari talaga in daily basis, yung mga pinapag-usapan natin kanina, at nangyayari talaga kahit saan, kahit sa mulanay o kahit sino, nakaka-experience ng mga pinapagkukwentuhan natin kanina. Kaya maganda din yung may mga topic na ganito na naririnig ng ibang tao. Kasi yung iba, hindi lang dahil sa, yung iba kasi nawawala ng tawag dito, yung self-confident sa kanilang mga sarili. So pag minsan may maririnig ka, nga naman ano, kung alam mong kinukulang ka, di dapat mag-isip ka ng another source of income. Di ba maganda siyang pakinggan from the other na, uy, oo nga no, mag-ano kaya ako next ano. So yung iba na i-encourage mo sa ganung mga simple way to share yung mga ganitong mga topic or kwentuhan. At the same time, yun nga, dito bila ako, napakalayo ko. So nakakatuwa kasi maraming nakikipag-participate dun sa chat box na mga mulanayin. At hindi lang naman basta mulanayin kasi yung iba talagang mga professional, mga ano, or kahit hindi, talaga nandito sila to support with the ano, kahit ano pa yung pinapag-usapan natin. At yun ang maganda. Kasi, alam mo, Jello, minsan kasi katulad ng mga way na ganito, I feel like nasa Mulanay lang ako, yung mga ganun. Katulad yeah. namin yung mga OFW na nasa malayong yeah. lugar. You feel like you're not far away from the Mulanay. Nandyan lang sila. Kaya nga ako talaga sabi ko, sobra ito, i-add ko lang to Jello. These past few days, sabi ko, I celebrate my birthday. I was shocked every year kasi I always receive almost 1,000 of greetings. Sabi ko, I'm not famous, I'm not popular person, but you know, I seen, dami ko palang kaibigan. Parang na-amaze ako. Yun, ginulat nila ako. So, sobrang dami. And until today, alam mo yung kahit hindi ka makatanggap ng gift, yes. pero yung mabati ka, parang yes. ang laking fulfillment na. Yes. Na mabati ka. Yeah, lalo kasi naalala ka nila in a simple yes. way. Yeah, kahit yung mga simpleng, hey, happy birthday! Oy! Oh, di ba? Yun yung yun talagang nakakatawa. Yeah. Oh, pa-shout out daw si Alex si Magnay Candelaria. Si Oswald Minorca Cyrus. And Cyrus Oswald Minorca. Shot nyo na shot puno. Ayan. Ayan nyo ha, nagsashot puno kayo. Gugulating ko kayo. Maya-maya nandyan na ako. Ayan, magpapatagay. Alex, magpapatagay na daw si Sir Jello. Male voice. Oo nga. For male voice. Alright. Male voice. Ano ba yan? Best advice daw, sabi ni Copy Boy Updates. Thank you, Copy Boy. Thank you. Ano, very interesting yung pangalan ng kanyang channel, ha? Copy Boy Updates. Yeah, Copy Update. The Boy Updates. Annalisa, sabi niya, thank you, Boss Jello and Sir Vincent Cruzado Tagle. Thank you for joining. Thank you so Congratulations much. Kay Tita Vilma Magsalin, kay Annalisa Garcia Baronia, at ganun din kay Mari Ficale. Kayo po yung nanalo ng best entry ngayong gabi. Sabi ni Copy Boy Updates, pagulat po. Check ko yung channel mo, ano? Kasi interesting yung pangalan. Alam po ninyo, doon sa mga readers, sa mga nagre-read dyan, umaga, hapon, na pagod na sila sa kakagawa ng content. Ang isang tip po, isa sa mga tips para mas dumami po yung followers ninyo, dapat meron kayong interesting na name. Kung ang topic po ninyo ay coffee, ayan, gayahin po ninyo si Copy Boy Updates. Kape. Yes. Ilagay nyo kape. Para may idea po yung mga viewers ninyo kung sino ka. At kung ipa-follow ka ba nila. Kasi mahirap
pilitin na i-follow ng isang viewer, yung isang content creator na wala naman siyang interest doon sa isang bagay na ginagawa niya. So, lahat naman tayo mahilig sa coffee. Right. No? Marami sa atin ang nagkakape, kaya interesting yung pangalan niya. So, ganun po yun. No? Sa mga reelers na nakikita natin, di ba? Parang sila'y parang napakasisipag gumawa ng content. Ano? Dapat maging specific yung ating topic. Kumbaga, para alam ng mga tao kung kailan tayo pupuntahan, kung ipapalo ba tayo. Ayan, kape vlogger daw siya. You know? Na, from Aurora province daw siya eh. Correct. Aurora ano? Province, yeah. Aurora province. Ano? Shoutout kay John Juna Graho. Ganon din kay Direct Joel Kizana, Loriti. So, maraming salamat. Ariyan, strategy yan ha. Sa pagpili pa lang ng pangalan ng Facebook page or ng inyong YouTube channel, guys, doon makakakuha po kayo agad ng magandang followers. O mabifilter po ninyo. Halimbawa, kasi bakit ko ipapalo si Cafe Boy updates kung ang hiling ko na may automotive? Eh di kay Pinoy Vloggers sa USA ako magpapalo kasi ang kanyang pinipicture doon sa kanyang channel ay yung about sa mga kotse. Kasi hiling ako sa kotse. So hindi ko follow si Cafe Vlogger. Ano? Kasi pag pinalo ko si Cafe Vlogger, Cafe Boy updates, hindi ko naman interest yun. So parang, pag pinalo ko siya, marerecommend sa akin yung mga videos niya. Ang hirap po kaya na anong tawag dito? Yung mapunta ka sa maling tao, di ba? Sana all may hugot. Oo. Good evening! Makinig nga muna dito. Kakatapos lang namin, sir. Ang ganda ng topic namin kasi kanina. Ang topic namin ay gulatin mo yung mga walang believe sa'yo. Uy, congratulations nga pala, Direct Joel Kizana Loretizo. Ano? Nanood ako ng State of the Municipality address ni Mayor Matt Florido ng Bayan ng General Luna. Ang ganda. Napaka-detalyado ng pagkakasulat ng kanyang talumpati at talaga namang parang walang nakalimutan, ano? Siksik, liglig at saka umaapaw. Ayan, ayos po ang hugot. Tama! Diba? Mahirap mapunta sa maling tao. Kailangan mapunta tayo sa tamang tao. Yan. May hugot na naman siya, sabi ni Mima Garcia. Parang madadalas ako pumunta dito, sabi ni Kapiboy. Yeah. Kapiboy. O, kinig dito. Uy, kailan ka pa pwede aling mag-guest ulit? Anytime? Basta ganitong gabi. Yeah, oh. Basta ganitong gabi. Si DJ. Kasi Jello, yung tawag dito, yung katulad dun sa atin when we started YouTube, yung nakakatuwa kasi we're not just only doing YouTube or making a videos. Yeah. Nagkaroon pa tayo ng maraming kaibigan, di ba? Sina tawag dito. Napakarami, di ba? Napakaraming yung mga guestings at saka mga patimula na yan. Biglang nasa YouTube na, ang dami. Di ba? Kasi nga, it's a pandemic time. Pandemic pa ng time na yon. Kaya palagi tayo nagkakasama sa mga live streaming. And nakakatawa kasi taga iba-ibang lugar. May taga US, may Mulanayin, may Japan, may... Di ba? Yun yung, kumbaga, parang package na. Mm. Nagkaroon tayo ng network. Yes. Diba? Nagkaroon tayo ng network. Ako din, kasi ang laki ng na-improve sa akin pagdating sa content making eh. Dahil dun sa pag-YouTube natin during the pandemic. Ang na-apply ko lahat yun eh. Lalo na dito sa time na dito kay Mayor Aris. Mm-hmm. Kasi sabi ni Mayor Aris nung unang kakilala kami, sabi niya, i-boost natin yung page para dumami yung followers. Sabi ko, no, it's a no-no, sir. Sabi ko sa kanya, kasi I'm a content creator. Hindi po ako naniniwala sa boosting na ibu-boost mo yung isang Facebook para dumami yung ano. Sabi ko, ganito na lang po. Supportahan mo na lang ako sa content. Medyo may kamahalan lang sa content, ha? Kasi kukuha po tayo ng editor, kukuha tayo ng producer, kukuha tayo ng script writer, kukuha tayo ng host, sabi niya. Sige, mas gusto ko yan kasi mas organic. Sige, go. Ayan. So, doon na improve na parang hindi ko man na ituloy yung journey ko
ng tuloy-tuloy sa pagiging content creator. Nagawa ko naman yung pagiging isang content creator para mag-create ng content para sa isang tao, para isang sa isang leader na kagaya ni Mayor Alice. Ayan, sabi ni Copy Boy Update, sabi niya, habang nagawa sa work sa gabi sa bahay, nagkakape, kinikilig dito, sana marami pa ako matutunan. Uy, tanong-tanong ka lang, ano? Try mo rin, pag sa mga live, nagko-coaching po tayo about sa social media optimization, sa YouTube po, sa Facebook, anything po na pagdating po, lalo na po sa analytics and insights, ayan, yan po ang ating expertise, ano, pagdating sa analytics. Dito lang po ako. Shout out Angel Rose Gamboa. Ayan, from Mabini, Molanay, Quezon. Dito po kasi, ay, hindi ko man lang siya na-meet yata nung umuwi. Nandiyan na pala uli sa Qatar. Ayan. Okay. Asahan po niyo dito ako, willing to learn about the content making. Ayan. Kasi, hindi natin alam eh. Hindi natin alam, Copy Boy, kung sa tayo mapupunta. Kami ni Pinoy Vloggers sa USA. Hindi namin alam na hindi namin inaasahan na yung mga event sa buhay namin na mapupunta kami sa pagiging content creator. Ako, napunta ako sa ibang larangan naman na ako yung gumagawa ng content para sa isang kliyente, no? Hindi ako nagkaroon ng matagal na pagkakataon na ako mismo yung gumagawa ng content for myself. No? Kasi baka tinatanong niya nila, uy, ikaw, nagtuturo ka ng Facebook, nagtuturo ka ng YouTube, ng mga strategies on how to increase viewers, followers, pero doon sa sariling channel mo or Facebook mo, hindi mo siya nagagawa. Hindi po, ginagawa ko siya para sa ibang tao. Ayan, sabi ni Marife, okay lang mga vlogger at content creator ngayon kasi di sila nagsisiraan. Sa halip, nagtutulungan para i-promote ang isa't isa. Love, love. Yan. Ayan. Pero, more than anything else, ang pakatandaan po natin kung tayo content creator ay yung ating subject, ano? Yung topic pa rin natin doon sa ating channel or sa page. Sabi ni Copy Boy Updates, I'm a radio DJ, teacher, and also interested in vlogging. Napaka-interesting po ng vlogging kasi unang-una, kung nagsisimula ka pa lang, ikaw ang writer, ikaw ang director, ikaw ang artista, ikaw ang gagawa ng lahat. Alam po ninyo yung parang may time na nasa Malaysia ako na parang nagtitinginan yung mga tao kasi nagko-content ako eh. So dapat mawala sa sarili ninyo yung hiya. Ikaw, na dyan sa US, parang naranasan mo ba na parang nagko-content ka sa isang tabi, tapos may mga tumitingin sa iyo. Nung una, pero later on, video lang dun sa strip, lalo na sa strip, sa Las Vegas strip. Nandun lahat ang center of ng Las Vegas, so wala na, hindi na talagang sanay na. Tsaka yun, maganda din talaga na meron tayong confidence sa ating sarili. Correct. Confident tayo. Kasi hindi lang naman yun in terms of vlogging. Yeah. Yun din yung way mo kung paano ka makikipag-usap ng maayos sa tao, makikiharap ng maayos sa tao, tsaka yung mga ginagawa mo sa, ma-apply mo din on your daily, sa daily basis. So kaya Meron ako isang video na nag-foodie kami sa isang restaurant sa Tagaytay. Aware kami na ang kitchen nila is until 7:30 PM lang. So dumating kami dun sa 7:50 PM na dumating kami dun sa restaurant. Tapos may dala-dala akong camera na pang vlog, yung action camera. Tapos sabi niya, content creator po kayo? Yes. Alam mo ginawa ng manager? Tinawag yung chef, nagbibihis na yung chef, pauwi na. Ipagluto mo ito mga ito. So, parang minsan mga pagkakataon na nakapila ka, tapos may dala kang camera na nagko-content ka. Ang ganda ng treatment sa'yo nung mga crew, tapos yung iba lalapit sa'yo, magpapa-shoutout, magpapabati. So sobrang dami kong videos na hindi ko pa na-upload at na-edit. Sana magawa ko lahat. Sabi ni Jason Loretizo, more topics to be discussed, willing to listen, and God bless. Thank you so much po. Yeah, may dati kasi time ako live streaming sa YouTube about
YouTube optimization, ano. At kay Konsehal Kagawad Alex Magnaye ng Barangay Dos. Yan ang gabi. Thank you for watching. Shout out daw sa mga Barangay Dos. Yes, shout out sa mga taga Barangay Dos. Sana makinig dito yung mga baguhang vlogger. For sure, marami sila matututunan. Yung talaga Sir Joel ang sinasabi ko. Marami ako nakikita na parang sobrang anong siniseryoso nila yung dapat naman talaga siniseryoso. Pero yung iba parang iba na yung nakikita ko. Parang araw, gabi, umaga, gano'n na yung ginagawa nila. Especially sa reels. Yeah, sa reels, ano? So, sa pag-vlog kasi, sa pagiging vlogger, ang unang-una mong dapat gawin o malaman or i-consider ay yung gusto mong advocacy. Ano? Doon sa advocacy na yan, magkakaroon ka ng topic. Nung niche na tinatawag or niche na tinatawag. Mm-hmm. Ano? So, pag nagkaroon ka ng topic, yan, mananaro mo yung competition. Kasi, halimbawa, kung ikaw ay isang nagsisimulang vlogger, tapos yung mga pinopost mo yung mga halo-halo na, merong birthday content, merong lifestyle content, no? So, lahat-lahat na. Wala ka ng topic. So, napaka-broad ng topic mo. So, ang lawak ng competition. Pero kung halimbawa, isa kang engineer, kagaya ni Slater Young. Si Slater Young, isa sa pinaka-sikat na vlogger sa Pilipinas pagdating sa engineering. Ano? So, doon tayo, pag about sa engineering ang tanong natin, ang hahanapin natin na yung channel ni Slater Young. So, sa pagkakataon na yun, nananaro ni Slater Young yung competition, napifilter niya yung audience na pupunta doon sa kanyang channel kasi ang pupunta lang doon ay yung mga tao na nag-i-engage pagdating doon sa topic na engineering. So, yun dapat natin malaman. Oo nga, admin, tayo nag-meet man lang. Oo nga, hindi man lang tayo nag-meet. Ayan. Hanap Hello. Kita. Oo nga, ayan. Sabi ni Copy Boy Updates, yes, experience ko po yan. Pag nalaman nila na nag-vlogger ka, may nag-o-offer talaga. Totoo! Iba yung experience na... Dapat kasi, ma-develop mo rin sa sarili mo yung confidence na sa pagiging vlogger. Kasi hindi sila maniniwala sa yung vlogger ka kung wala kang tayuan. Yung alam mo yung tindigan na vlogger, yung dating pa lang mo parang confident. Content creator siya. I-assist namin to ng maayos. Yung naalala ko yung ano yung paragliding. Yeah, na-post ko yung video na para. Oh yeah, I see it. Super asikaso kami nung may-ari pa mismo, no? Dahil nakita niya na vlogger ako, sabi niya, sabi ko meron akong YouTube channel, meron akong page, ito yung followers ko, ganun. So, nakita niya na ang ganda ng pag-assist niya. Si Leia Mitchell is nanonood. Magandang gabi. Mitchell. Yes, magandang gabi po. Si Angel Rose, sabi niya, hindi na nga ako aalis kasi gusto ko sana matutunan yung pagbablog ko. Kaso dahil sa mahal ng bilihin, sumubok na ulit ako dito. Basta pang magbablog po kayo, alamin ninyo kung ano yung advocacy ninyo para yun yung topic ninyo. So pag wala kayong advocacy, wala kayong topic. Halimbawa, Leia Mitchell, gusto niyang tumulong sa mga mahihirap. Ano? So ang topic niya palagi doon, tulungan natin si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. So, doon sa makikilala. So, like Graphy Tool po, di ba? Ang topic niya ay about Marites. Marites, yung specific na topic niya doon. Pangalawa na lang doon yung mga natutulungan niya, syempre. Ang task ng watch hour na nakukuha niya because of doon sa mga juicy contents na meron si Sir Graphy Tool po. Kaya napakamatagumpay niya. So, alam ni Graphy Tool po, kung ano yung advocacy niya, tulungan yung mga tao at alam din niya kung anong itatopic niya doon sa kanyang Correct. Siya. Kami actually, Joel Loretezo and sino itong isa? Si Jason. Kami mostly ni Cafe Boy Updates. Kami mostly ni Jello. Palagi kaming giving advice. Nagtuturo kami doon sa mga bagong YouTuber before. Tinuturoan namin yung kung ano yung mga simple na paglagay ng mga title,
sa mga YouTube channel nila. Kasi malaking bagay din yan eh. Kasi medyo alam na namin. Lalo na si Sir Jello, alam niyan. Talagang bihasa na in terms of social media. Sa title pa lang, dapat stand out na. Ano? Mm-hmm. Sa title pa lang. Doon pa nga lang sa ano eh, sa pangalan pa lang ng YouTube channel ni Copy Boy Updates. Mm-hmm. Doon pa lang na na-believe na ako sa iyo eh. Eh alam mo kung paano maglagay ng pangalan na interesting sa isang page or sa channel. So na-excite agad ako na nakita ko kasi I'm a coffee lover. Kasi yun. Ma-follow kita, mag-engage ako sa iyo kasi yun yung interest. Dapat ang tina-target natin ay based doon sa interest ng viewers na gusto nating i-target. Tsaka i-enjoy wag ka munang mag... Correct. Ini-enjoy lang dapat, ano? Tsaka wag ka munang mag-upload ng feeling mo artista ka, magpo-post ka ng jujuwain at tutropahin. Diba? Parang nahatsit ako dati dyan sa ganyang question si... si Van Vancouver Canada. Vancouver Canada. Canada. So, Vancouver Kai in Canada. Tapos naging guest ko din si Dave Lee. Sabi ko, wow, tingnan mo mga mulanay na nakakasama sa mga live stream. So, malaking bagay kasi nakakatuwa dahil syempre yung kasama mo mga kababayan mo eh. Di ba? So, malaking bagay yung ganun. Nakakakwentuhan. Mm-hmm. Audio? Ayan. Si Pinoy Vlogger, hindi ko alam kung ano. Ah, kung si Vancouver guy ay nagtutuloy-tuloy pa rin sa kanyang ano, topic. Parang sabi madalang ni, madalang na. Ngayon lang po ako nakapanood dito. Dami na ako natutunan agad. Thank you for sharing the best idea. Enjoyin nyo lang po. Enjoyin nyo lang. Maraming ano kasi, unang-una pag naging content creator po kayo, matututo po kayo mag-edit ng video. So, along the way, na-improve po yung inyong editing skills, na-improve din po yung inyong taste. Mataas po yung standard ninyo pagdating sa paggawa ng isang video. Na-improve din po yung inyong kakayahan na magsulat ng isang... Sinusulat din po kasi yung content. Ano? Hindi po yan basta pupunta ka sa isang lugar, magsasalita ka. Kasi maghahalo-halo yung ideas mo. So magiging cluttered yung mga ideas na gusto mong ipahatid sa videos mo. So may improve lahat yan. So kapag na-improve na po yan, ano, matututo kayo technically. Like for example, itong live streaming. Ano? Itong live streaming, very technical ito. So pag natuto ka dito at dumating yung pagkakataon na in demand yung pagiging live streamer or yung mag-manage ng isang live streaming, malaking bagay po yan para magkaroon kayo ng bagong trabaho. Nung bago pa lang si Mayor Aris, alam mo, ang ginagamit namin sa live streaming, webcam. Yung webcam, natin dito 2,000 na webcam. So, gamit yung OBS, yung nagkakaroon, meron kaming camera switching na akala mo meron kaming switcher talaga. Yeah. Pero ang totoo doon, parang dinevelop lang namin, inimprove lang namin yung pagiging resource pool dahil doon sa mga knowledge na na-acquired natin, doon sa ginagawa natin nung nagsisimula pa lang tayo. So, ang pinakamahirap palaging bagay na tatandaan natin is yung pagsisimula. Yung pagsisimula. At correct. Yung mediocrity. No. The procrastination. Yung kaya mong gawin ngayon, pero pinagpalipas mo. Tapos bigla mong maalala, oh, sobrang importante pala ng content na yun. Tapos ginawa ko na. So yun ang kalaban mo. Yung procrastination dito sa ano. So, yun guys. Before, lagi akong nagbablog in different places. Doon ako nagkakape. Sa sobrang busy ko, di ko na naharap. Pero ngayon, parang gusto ko na ulit mag-focus sa pagkakape. At malaking bagay din po kasi Copy Boy Vloggers, yung mga keywords na ginagamit natin. Keywords, hashtags. Ayan, malaking bagay po yan pagdating sa optimization.
So, yung optimization is the queen and the content is king. Yan. So, hindi lang po tayo pwedeng mga ka-reels. Nandito yeah. kami sa ganito. Enjoy nyo lang. Ako nga, kahit hindi magaganda videos ko, kumikita ako. So, I don't know. Maybe because yung lugar kung nasan ako sa package na maganda yung mga pinifeature ko. Kaya siguro may maraming nanonood. So, yung mga views, kaya nagta-1,000 views, yun yung ano, siguro yun yung reason. Correct. Enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang, tapos dapat walang tapon. Meron kang TikTok, meron kang YouTube, meron kang Facebook. Ito pero, ito pa, Jello. Pwede ka naman mag-focus sa isa lang, kung gusto mo, pero since ano meron ka ng content, sayang halimbawa, may isang video na in-upload mo sa Facebook, Reels, pwede naman sa TikTok, pwede sayang naman. Ito pa, Jello, i-add ko lang, Jello. Mm-hmm. Yung regarding sa tawag dito, yung pag-generate ng income sa Reels, hindi dahil nawala yan, it means nawala na yung kita mo. Ibig sabihin lang nun, pumasok na siya kasi siya dun sa cut-off dates. Kaya hindi mo na siya nakikita doon sa ano mo, kung magkano na yung iyong earnings. Nandun na siya. So, all you have to do is just to wait for the next cut-off date. Kasi papasok na yung iyong earnings. Doon siya. Hindi siya nawawala. Especially yung star. Yung stars, hindi nawawala yan. Kaya lang nawala siya, at the same time, hindi mo nakukuha the next, ano, dahil meron silang $100 amount, threshold. Yeah. Yung amount na sa ganito mo makukuha yung lahat ng stars mo kapag na-complete mo na yun. Ganun. Yung, right. ano, saan ka ngayon? Angel Rose Vlog. Dito po ako sa huling saing kung saan po last na ang bigas. Dito po sa Las Vegas, USA. Sabi, yes. Para kay Angel Rose Vlog. Ayun po. Yes, dapat masaya ka sa ginagawa mo, natututo ka rin. At habang tumatagal, natututo ka. At na-improve mo yung communication skills mo, no? Yung confidence. No, ang bagay talaga yung confidence. Na kahit saan ka mapunta, hindi naman makapal ang mukha, iba naman kasi yung pagiging confident dun sa overconfident. Hindi naman ganun. So yun, guys, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Thank sa you. Isa, dalawang oras na puntahan na to, kwentuhan, at susubukan po naming bumalik muli ano sa bukas na gabi or sa, pero parang hindi po ako makakabalik bukas na gabi kasi may isa pong nag-invite sa akin for a meeting na may pag-uusapan lang po. Pero sa mga susunod na araw ay sisikapin po natin makabalik ano, muli dito sa live stream. Matagal-tagal po kami na ako na hindi nakapag-live kasi hinihintay ko si Jeline. Si Jeline, di ba? Oo. Hinihintay ko si Jeline na maayos ng schedule niya. Kaya lang, yun nga, sobrang busy pa rin yung schedule niya. Ayan, Joseph Marosales Pantoja, yung commercial mo ha, bigyan mo ako ng video. Ayan. At good night po, mga sir. Magandang gabi thank po sa inyo. Thank you so much po. Ayan. God thank bless po sa so inyo much lahat. Po. Thank you po Ayan. Sa mga sumama sa aming live ni Sir Jello. Mm-hmm. So, hope paalam more tayo. Pa. Yung more pa. Mga ano. Ayan po. Thank you. God bless po sa inyo lahat. Ayan po. Good night. Umaga good night, na pala dito. 7 na. Oo. 7 a.m.? 7:49 a.m. Wow. So, nagising ka ng 5? Yeah. 5 a.m.? Oo. Yeah. So, bless po. Mula sa Las Vegas, huling saing. Vince Tagle, thank you so much. Thank you po. Ingat po. Ayan po. Si Vince Tagle, mula sa Las Vegas. Ayan, kababayan po namin mula na yan. Na nakasama po natin sa dalawang oras na kwentuhan na ito. Salamat po sa mga tumutok, nanood, ano? Good luck. Maraming salamat kay Angel Rose Vlog, kay Kape Boy Updates. Salamat Sir Vincent Cruzado Tagle, kay Joseph Mar Rosales Pantoja. At
sa inyo po lahat, sa mga nanonood po dyan, ano, maraming salamat po sa pagtutok, mga ka-reels. Ayan. Thank you. Bye. Good luck. Good night. Best deals on hotels and homes, find exclusive breaks of more than 2